Ika-18 ng Enero, Sabado ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus sa tabing dagat at lumapit din sa kanya ang lahat. Kaya nagturo siya sa kanila. Nakita naman niya sa paglalakad ni Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." At tumayo ito at sinundan siya. Habang nanunuluyan naman si Jesus sa bahay niya, maraming tagasingilang buwis at iba pang makasalanan ang nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Talagang marami sila, ngunit may mga guro ng batas namang sumusunod sa kanya nang makita nila na nasa pagsiya kasama ng mga makasalanan at maniningil lang buwis. Sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Ano? Kumakain siyang kasama ng mga makasalanan at maniningil lang buwis." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor. Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti kundi ang mga makasalanan. Tinawag ni Jesus si Levi na anak ni Alfeo na sumunod sa kanya bilang isang alagad. Tagasingilang buwis si Levi. Dahil dito, kinamumuhian siya ng marami at itinuturing na makasalanan. Kaya naman, malaking iskandalo para sa mga guro ng batas ang ginawa ni Jesus. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Ano, kumakain siya kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis?" Para sa kanila, upang maging banal dahil ang Diyos ay banal, kinakailangang lumayo ang mga Hudyo sa sinuman o anumang magpaparumi sa kanila. Naniniwala sila na ang pakikipag-ugnayan sa mga makasalanan ay nakapagpaparumi. Ngunit iba ang pagkakaunawa ni Jesus sa kabanalan. Para kay Jesus, ang ibig sabihin ng pagiging banal dahil ang Diyos ay banal ay pagtulad sa Ama na mapagpatawad. Isa siyang Ama na nagmamalasakit at nagsisikap na maibalik sa Kanya ang mga anak na napalayo dahil sa kasalanan. Ang pagiging maawain at mapagpatawad ay mga katangian ng Diyos na dapat nating tularan. Huwag nating layuan at sukuan ang mga taong makasalanan. Sa halip, himukin nating magbalik loob sila sa Diyos. Pagsasagawa, ipagdasal ang mga taong kailangang magbalik loob sa Diyos. Huwag silang itakwil.